mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas. Malayo na ang nalakbay ng wikang Filipino. Kasangkapan ito sa pagsulong ng bansa mo. Sitwasyong pangwika sa telebisyon. Ang telebisyon ang itinuturing na pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan dahil sa dami ng mga mamamayang naaabot nito. Ang mabuting epekto ng paglaganap ng cable o satellite connection para marating ang malalayong pulo at ibang bansa. Wikang Filipino ang nangungunang medium sa telebisyon sa bansa na ginagamit ng mga lokal na channel. Mga halimbawa ng mga programang pantelebisyon na gumagamit ng wikang Filipino ay ang mga teleserye, mga pantanghaling palabas, mga magazine show, news and public affairs, reality show at mga programang pantelebisyon. Ang pagdami ng mga palabas sa telebisyon, particular ang mga teleserye o pantanghaling programa, ay sinusubaybayan ng halos lahat ng milyong-milyong manonood. Ang dahilan kung bakit halos lahat ng mga mamamayan sa bansa ay nakakaunawa at nakakapagsalita ng wikang Filipino. Walang subtitle o dubbing ang mga palabas sa mga wikang rehiyonal. Ang madalas na exposure sa telebisyon ang isang dahilan kung bakit sinasabing 99% bahagdan ng mga mamamayan sa Pilipinas ang nakakapagsalita ng wikang Filipino at maraming kabataan ang namulat sa wikang ito bilang kanilang unang wika maging sa mga lugar na di katagalugan. Siyong pangwika sa radyo at dyaryo. Wikang Filipino rin ang nangungunang wika sa radyo, sa AM man o sa FM. May mga programa rin sa FM tulad ng Morning Rush na gumagamit ng wikang Ingles sa pagbo-broadcast. Subalit, nakakarami pa rin ang gumagamit ng Filipino. May mga istasyon ng radyo sa mga probinsya na gumagamit ng rehiyonal na wika. Ngunit kapag may kinakapanayam sila, ay karaniwan sa wikang Filipino sila nakikipag-usap. Sa dyaryo naman, wikang Ingles ang ginagamit sa broadsheet at wikang Filipino naman sa tabloid, maliban sa iilan. Ngunit tabloid ang mas binibili ng masa o karaniwang tao tulad ng mga driver ng bus at jeep, mga tindera sa palengke, mga ordinaryong manggagawa at iba pa na nakasulat sa wikang higit nilang nauunawaan. Ang level ng Pilipinong ginagamit sa mga tabloid ay kadalasan ay hindi formal na wikang ginagamit sa broadsheet. Nagtataglay ito ng malalaki at nagsusumigaw na headline na naglalayong maakit kaagad ang mga mambabasa. Ang nilalaman ay karaniwan ding sensasyonal na lumalabas ang impormalidad ng mga ito. Sitwasyong pangwika sa pelikula. Ang mga lokal na pelikulang gumagamit ng medium na Filipino ay tinatangkilik pa din ng mga manonood. Ingles ang kadalasang pamagat ng mga pelikulang Filipino tulad ng One More Chance, Starting Over Again, It Takes a Man and a Woman, Bride for Rent, You're My Boss, A Second Chance at iba pa. Filipino ang lingua franca o pangunahing wika ng telebisyon, radyo, dyaryo at pelikula. Ang pangunahing layunin ay makaakit ng mas maraming manonood, tagapakinig o mambabasa na makakaunawa at malilibang sa kanilang palabas, programa, babasahin upang kumita ng malaki. Dahil sa malawak na impluwensya ng wikang ginagamit ng mass media, ay mas maraming mamamayan sa bansa ngayon ang nakakapagsalita,
nakakaunawa at gumagamit ng wikang Filipino. Isang mabuting sinyales para sa lalong pag-unlad at paglago ng ating pambansang wika. Ang nananaig na tono ay impormal at waring hindi gaanong istrikto sa pamantayan ng propesyonalismo. Maraming uri ng media ang tila nangingibabaw na layunin ay mang-aliw, manlibang, lumikha ng ugong at ingay ng kasayahan. Isang pag-asam at hamon para sa mga taong nasa likod ng mass media at mga taong tumatangkilik nito na hindi lang basta lumalaganap ang Filipino, kundi magamit din ito ng mahusay upang higit na maitaas ang antas ng ating wika. Sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang popular. Flip top. Walang nakasulat na script. Kadalasan, ang gamit na wika ay impormal. Salita mula sa iba't ibang variety at kadalasang nanlalait. Pagtatalong oral na isinasagawa ng parap. Nahahawig sa balagtasan. Walang malinaw na paksang pinagtatalunan. Battle League, Filipino Conference Battle, lumalaganap sa YouTube. Pickup lines. May nagsasabing ito ang makabagong bugtong kung saan may tanong na sinasagot ng isang bagay na madalas maiuugnay sa pag-ibig at iba pang aspekto ng buhay. Sinasabing nagmula ito sa mga binatang nanliligaw na nagnanais magpapansin, magpakilig, magpangiti, magpaibig sa dalagang nililigawan. Ang mga salitang ginagamit ay may tuturing na nakatutuwa, nakakakilig, cute, cheesy, at corny. Boom! Ang sinasabi kapag sakto o maliwanag ang pickup line. Si Boy Pickup o Ogie Alcacid ang nagpauso nito sa Bubblegum. Ti ka ba? Tinamaan na kasi ako sa'yo eh. Google ka ba? Bakit? Kasi nasa iyo na ang lahat ng hinahanap ko. Kapuso ka pa? Bakit? Pinapatanong kasi ni Mama kung kailan ka pwedeng maging kapamilya. Hugot lines. Tinatawag ding love lines o love codes. Nagpapatunay na ang wika ay malikhain. Nakakatuwa, nakakatuwa, cute at cheesy rin ito, pero minsan ay nakakainis. Karaniwang nagmula ito sa linya ng ilang tauhan sa pelikula o telebisyong nagmarka sa puso't isipan ng mga manonood, subalit madalas nakagagawa rin ng sarili nilang hugot lines ang mga tao depende sa damdamin o karanasang pinagdaraanan nila sa kasalukuyan. Linya sa telebisyon o pelikula. Wala naman pala yun sa tagal ng relasyon. Kung hindi ka na niya mahal, hindi ka na niya mahal. Angelica Panganiban bilang Miss The Thing Called Tadhana. Kung asukal ka, ako naman ay sago. Wala akong kwenta kung wala ang tamis mo. Miriam Defensor Santiago, Stupid is Forever. Sariling damdamin. Ba't pa pinaramdam kung hindi naman kayang panindigan? Hannah. Para saan ang I love you kung palagi kanyang niloloko? Huwag kang magpakita ng motibo kung wala ka namang plano. Katanungan. Una, kung kapwa palabas sa mga sinahan
ang inaabangan mong pelikulang Ingles at pelikulang lokal, subalit may budget at panahon ka lamang para sa isa. Alin sa dalawa ang pipiliin mo? Bakit? Ano ang nagagawa ng mga hugot lines sa mga pelikula? Paano nito nagagawang akitin ang mga manonood? Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ay patutungkulan ng mga pick-up line o hugot line ng isang nagmamahal? Anong wika ang higit na gamitin sa mga nabanggit na paraan ng pagpapahayag? Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.